Ito na mga Chong, pag-usapan natin si RHENZ ABANDO at AJ EDU sa laro nila kontra Iran. Pero bago yan, palike ng video at pasubscribe na din ang ating channel. Let's go! Unang laro ng Gilas Pilipinas sa Pocket Tournament sa China. Kalaban nga nila ang Iran. At nakita natin ang impact na binigay ni AJ EDU at RHENZ ABANDO. Umpisahan natin kay AJ EDU. Under 4 minutes nang ipasok siya kasama si Japet para sa frontcourt ng Gilas. Unang puntos niya ay galing sa dribble penetration ni Kiefer Abena. Sumunod naman niyang puntos ay galing sa tres na magandang sign para sa kanya. Nung nasa Toledo kasi ito, wala siyang attempt sa tres sa 35 na laro. Pero nung panahon niya sa Batang Gilas, ay makikita natin na sumusubok talaga tumira sa labas. Ito yung mga klase ng tira na magpapataas ng kumpiyansa niya. Kaya kung makontinue yung touch na yan, ay magandang piece nga si EDU sa dribble drive para sa kick-out pass at makapagbigay ng magandang spacing. Dito sa depensa naman, makikita natin nag-show defense si AJ EDU. Mabilis din naman nakabalik ito sa tao niya. Kahit pumasok pa rin yung tira ng kanyang pantay, isa itong magandang senyales dahil nga kaka-recover lang nito sa injury. At sa taas niyang 6'10", magandang mobility, ay makakatulong ito sa pag-show defense or pag-hedge nito sa mga ball handler sa pick and roll na kadalas ang ginagamit sa international plays. Ito kasi yung hindi nagagawa ng Gilas sa depensa, lalo na pag si John Mar at Japet ang nasa loob. Nakita din natin itong ginawa ni Kai nung fourth window pero naiiwan din siya. Ito pa isang magandang pagkaka-show defense niya, nadulas nga lang, di nakatalon para sumupalpal ng tira. Sa babaan naman ay makikita din natin na maganda ang takbo niya, hindi yung parang tutumba. Kaya sa tingin ko kaya niya makipagsabayan sa takbuhan para sa transition defense. Sa second half naman ay nakita natin na ipinaris naman siya kay Abay under 5 minutes nang pinasok siya dito. Dito sa semi-transition, kita naman natin ang takbo ni AJ EDU at nabasa nga niya ang mismatch kaya kinuha niya agad ang pwesto sa ilalim. At magandang pasa ang pinigay ni Abay kaya nakatira to agad 4-2. Diyan natin makikita ang abilidad umasa ng isang player. At kung mapasok nga siya sa final 12-man roster, ay magiging magandang kapalitan nga ito ni Kai Soto. O kaya pwede din silang pagsabihin sa loob. Dati kasi pag pinuupo si Soto, ay nagiging malaking butas ang ilalim dahil nawawalan ng rim protector. Ito ang isang maibibigay ni EDU sa Gilas, ang intimidation. Gaya dito sa play na to, swabe ang pagkakasupalpal niya, tinawagan lang ng foul. Dahil ito talagang isa sa mga skills niya. Meron itong 28 block shot sa 35 na laro nung huling season niya sa Toledo. Sa rebounding naman ay sakto lang din ang production niya sa 14 minutes per game. Isang solid screener, good roller at decenting finisher din ito nung college years niya. Nung napansin ko lang ay medyo nakakalimutan niya mag-box out. Guys, sa mga play na ito. At lagi siya sa corner nakatambay. Siguro ay utos na din sa kanya. Kasi nga nakabitaw na ng isang tres sa corner para makapagbigay ng magandang spacing sa mga kakampi. All in all, maganda ang nilaro niya dito. Sana nga mapili siya sa final 12. Mapunta naman tayo kay RHENZ ABANDO. Kilala naman natin si ABANDO na high motor at athletic na player. Dito makikita natin yung madalas niyang ginagawa sa transition, yung magandang pag-cut at relocation sa corner para sa tres. Para sa akin, ito yung pinaka-highlight ng laban, yung chase down block niya. Dahil sa pagiging athletic niya, ito yung isa sa mga kaya niyang iambag sa Gilas, napakasipag tumakbo at umabol sa bola. At andyan din yung umahabol siya para mag-close out at mag-contest sa mga shooter. Dito sa play na to ay makikita naman natin ang distansya niya sa shooter. Dahil nga sa sipag at determinasyon, ay nablangka pa nga niya to na nagresulta sa isang dunk. Dito sa larong to ay makikita natin na nakatambay lang lagi siya sa corner. Wala rin siya masyadong pag-cut at yung mga handoff sa kanya ang bola tapos bibitaw sa tres. May ilang pagkakataon nga lang din na naiiwan siya ng tao niya. Ito lang ang kailangan niya i-manage dahil sa World Cup ay mabibilis sa mga gwardiya at magagaling mag-create ng space lalo na sa off the ball. Gaya kay AJ EDU, maganda rin ang nilaro niya.
Andun talaga ang sipag at energy na isa sa mga kailangan sa Gilas. Maganda sana makita ang tandem nila Scottie Thompson sa backcourt na parehas na masisipag. Masasabi natin na andun yung impact nila sa laro na kailangan na maidagdag sa Gilas. Para sa akin, dapat masama sila sa final 12-man roster. Kayo mga Chong, anong masasabi nyo? Kailangan ba nilang mapasama sa final 12? Comment nyo lang at ating pag-usapan. Hanggang dito na lang muna mga Chong. Kita-kits sa susunod na video. Peace!